Mga kwentong pambata. Si Anansi at ang banga ng karunungan. Nung unang panahon, nang ang sangkatauhan na hindi pa nakakatuklas ng apoy o nakakaimbento ng gulong, sa isang maliit na nayon sa Africa ay may isang taong anghel na ang pangalan ay Anansi. Si Anansi ay anak ng makapangyarihang hari ng kalangitan, si Nayame. Si Anansi ay taong sobrang mausisa at hilig matuto ng mga bagong bagay. Ang bagay na ito'y napansin ng kanyang ama at nagpa siya ito na nooy panahon na para bigyan siya ng banga ng karunungan. Anansi, aking anak, ang hilig mo sa pagtuklas ng kaalaman ay kasiyasiya. At nagpa siya ako na oras na para ibigay sa'yo ang banga ng karunungan. Wow! Tuturuan ka ng banga na ito ng maraming bagay sa buhay. Ngunit tandaan mo, ang tanging bagay na dapat mong gawin sa mabuting karunungan ay ang ipasa ito. Si Anansi, na namangha ng husto sa banga, ay di ito masyadong narinig. Salamat po, Ama! Pananatilihin ko pong ligtas ito at matututo ng mabuti. Sa paglipas ng panahon, araw-araw na may bagong natututuhan si Anansi mula sa banga ng karunungan. Sinusubukan niyang lumikha ng bago bawat oras. Tingnan mo itong nagawa ko, Ama! Magaling! Ipinagmamalaki kita, aking anak. Bakit hindi mo ibahagi ang ideyang yan sa mga taga-Nayon? Ibahagi itong gamit? Hindi pwede! Ito'y imbensyon ko at walang ibang makakagamit nito kundi ako lang. Nabahala si Nayame dito, ngunit pinili na lang niyang manahimik muna at hayaan na lang ito. Pagkalipas ng ilang araw, natutuhan ni Anansi kung paano magsindi ng apoy. Sobra ang galak niya at kaagad na nagpadala ng uwak upang hilingin sa ama na pumunta sa kanyang kubo. Nang dumating si Nayame, tuwang-tuwa ito sa nakitang apoy. Ama! Nakalikha ako ng apoy! Dito sa loob ng kubo! Hindi ko na kailangan tumira sa kadiliman at di ko na mararamdaman ng lamig. Mananatili ang aking katawan sa init at sa liwanag. Ngumiti ng may pagmamalaki si Nayame. Wala kang ideya kung ano itong narating mo, anak. Ang pagtuklas na ito ay magdadala sa sangkatauhan sa isang bagong antas. Dapat mong ibahagi kaagad ito sa mga tao. Ama, ako lang mag-isa ang nagsisikap na mag-imbento at tumuklas. Sa palagay niyo po ba gugustuhin kong ibahagi ang karunungan ko sa mga tamad na tao ng Nayon na walang ginagawa tungkol sa kanilang paghihirap? Nabigla si Nayame sa mga sinabing salita ni Anansi. Napag-isip niya na hindi na siya pwedeng manahimik lang. Anansi, nagalak ako ng husto na ang nagmamay-ari ng banga ng karunungan ay ang mahal kong anak. Gayunpaman, napagtanto ko na nakagawa ako ng pagkakamali. Pakiusap, ibalik mo na ang banga. Hahanap ako ng ibang tao na handang ibahagi ang kanilang karunungan sa mundo. Ito ay nagpagalit ng husto kay Anansi. Kaagad itong tumayo at sinabing, Ama! Itinago ko ang banga sa isang lugar na hindi mo mahahanap. Napakalayo nito sa ating Nayon. Nag-isip sandali si Nayame at pagkatapos ay sinabing, Anansi, hindi ka nararapat manirahan kasama ng mga tao. Umalis ka na ngayon din at bumalik lang kapag naisip mo ang iyong pagkakamali. At tungkol sa banga, hindi magtatagal at mahahanap ko rin yon. Pagkasabi nun, nawala ng parang bula si Nayame. Hindi kailanman maiintindihan ng aking ama ang mga tao hindi karapat dapat sa banga. Titiyakin kong maitatago ko ito sa malayong lugar ng kagubatan na walang makakakita kahit sino. Kinuha ni Anansi ang banga mula sa pinagtaguan at umalis ng bahay. Ako ang karapat dapat sa banga ng karunungan at wala nang atrasan ito. Pumunta siya sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan. Naghanap siyang mabuti ng tamang lugar upang pagtaguan ng banga. Ngunit wala siyang makita. Di nagtagal, siya'y napagod at nauhaw. Nauuhaw na ako. San ba mayroong tubig? Ilog ba yun? Oo, matamis at malamig na tubig. Teka, ako'y... Matarik at madulas ang tabing ilog at walang magawa si Anansi. Takot siya na ang banga ay baka dumula sa kanyang kamay at mabasag ito. Paano ba ako makakapunta dun? Napakahirap naman! Maya-maya'y narinig ni Anansi ang pagbulwak ng tubig. Tumingin siya sa gilid at nakita niya ang bata na nakatingin at ngumiti. Hinihila nito ang baging na nakatali sa banga na gawa sa dahon at kumuha ng tubig mula sa ilog.
Dahan-dahan itong hinila ang banga na puno ng tubig galing sa ilog at iniabot sa kanya. Natuwa si Anansi at ininom kaagad ang tubig dahil sa sobrang uhaw niya. Salamat, munting bata. Gugu? Napataas ng bahagya ang ulo niya. Nakakaaliw naman. Pwes, maraming salamat ulit. Kailangan ko nang umalis. Gugu? Hindi bali na. Tumalikod si Anansi at nagsimula ng maglakad. At napansin niya na sinusundan pala siya ng bata. At hindi ito nagustuhan ni Anansi. Hoy! Bakit mo ako sinusundan? Gugu? Hindi! Walang gugu! Bumalik ka na sa iyong tribo! Gugu? Nagbuntong hininga si Anansi at nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan pa rin siya ng bata. Parang napakaligalig mo talagang munting bata ka. Patuloy silang naglakad hanggang may napansin siyang malaking puno. Ito ay maraming sanga na nakakalat sa lahat ng direksyon. At nakabaluktot ng husto. Mukhang napakagandang lugar para pagtaguan ng banga ng karunungan. Mukhang ito ang perpektong lugar para pagtaguan ng aking mahal na banga. Nagpasya si Anansi na akyatin ito. Hawak niya ang banga sa isang kamay habang ang isa naman ay nakakapit sa puno. Ngunit lagi siyang nadudulas at natatakot siya na mahulog ang banga. Aliw na aliw naman ang munting bata. Gugu! Ano yun? Nakita ni Anansi ang bata na hawak ang isang baging sa tabi ng puno. Itinuro nito ang banga at ibinuhol ang dulo ng baging. Gugu! Natuwa si Anansi. Maari nga itong gumana! Pumunta siya sa puno, hinila niya ang baging at ginawa ang eksakto na sinabi ng batang lalaki. Tapos, nagsimula siyang umakyat habang nanonood ang bata. Umakyat si Anansi sa taas ng sanga hanggang sa pinakamataas na parte ng puno. Sa wakas, ang pinakamagandang pwesto na pagtataguan ng banga. Walang sino mang makakahanap nito, kahit ang maliit na batang yun. Tumingin sa baba si Anansi at nakita niya ang bata na gumagawa ng bundok na buhangin at gumuhit ng linya sa lupa para maging ilog. Patuloy niyang pinagmamasdan ng bata. Napagtanto niya na sa mahirap niyang paglalakbay, hindi ang banga ang nakatulong sa kanya, kundi ang munting bata. At nahiya siya sa kanyang mga maling kinilos. Kung ang maliit na batang ito ay napakatalino, kahit walang banga ng karunungan, ano pa kaya ang makakayang gawin ng buong sangkatauhan? Sila'y nangangailangan lang ng ilang inspirasyon, kaunting karunungan na maibabahagi. Tumingin si Anansi sa banga at sa wakas siya ay nakapagpasya. Ang kailangan lang gawin sa magandang karunungan ay maipasa ito. Tama! Yun ang sinabi sa akin ni Ama! Bumaba si Anansi mula sa puno at itinapon ang banga sa ilog. Nabasag ang banga sa malakas na agos at ang lahat ng karunungan ay kumalat mula rito patungo sa direksyon ng nayon. Naguluhan ang munting bata. Gugu? Oo, alam ko. Ngayon, pwede na tayong umuwi. At ganun na nga, ang taong anghel na si Anansi sa wakas ay handa ng maging guro ng sangkatauhan. Itinuro niya kung paano magsindi ng apoy, gumawa ng gulong at pati na ang paraan ng pagsasaka. Tinulungan niyang lahat, nagkuwento sa maliliit na bata. Samantala, ang kaalaman at karunungan na kumalat sa tubig mula sa banga ng karunungan ay lumaganap sa sangkatauhan sa buong mundo. Ginawa ang karamihan na mas mahusay, matalino at inihahanda sila bilang pinakamahusay na nilalang sa mundo. Salamat kay Anansi! Malayo ang nilalakbay ng karunungan higit pa sa pagtuturo sa iba't ibang tao ng iba't ibang bagay. Dahilan kung bakit walang iisang tao ang nagtataglay ng lahat ng karunungan sa mundo. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagbabahagi ng karunungan sa isa't isa kapag nagpapalitan tayo ng mga ideya. Kung ang bawat isa ay nagtataglay ng lahat ng karunungan o kung ang lahat ng karunungan ay tinataglay lang ng iisang tao, ang mundo ay hindi lalago. Tulad ng kung paano ang kandila ay hindi nauupos kung sisindihan natin ang isa pang kandila, ang karunungan ay nadaragdagan kapag ibinabahagi, hindi kapag ito'y itinatabi. Gugu?